Ganito mangampanya ang mga kandidatong oposisyon na labor win. Walang pera at makinarya, sinusuyod nila ang bawat pagtitipon ng mga union na tulad nito at umaasang bahala na ang mga union leader na kumausap sa mga botanteng manggagawa. Lingid siguro sa kaalaman ng marami, makasaysayan ng pagsasama-sama ni Sonny Matula, Alan Montaño, Caliodi de Guzman, Ernesto Arellano at Nery Colmenares. Mga dating magkakasalungat na union, isinantabi nila ang mga hindi nila pagkakasundo-sundo para magsanib puwersa at isulong ang isang pro-labor agenda ngayong eleksyon. Malinaw ang plataporma, tapusin ang kontraktualisasyon, gawing regular ang lahat ng Pilipino at taasan ang sweldo. Sabi ni Sonny Matula na profesor ng labor law, walang ibang solusyon kundi amyendahan ng labor code para tuluyan ng gawing ilegal ang subcontracting. Issue itong alam na alam lalo ng mga union at alam ito ng mga kontraktual sa maraming industriya, sa gobyerno man, pati media. Pero hindi makaaba-abante sa Kongreso ang panukalang wakasan ng endo. Sino ang labor win para mabago ang sistema? Tagas, sabi nila naib daw na ang bakal ay lulutang sa dagat o ang bakal ay lilipa, di ba? Maraming kasasabing posible yan. Pero marami namang posible sa mundong ito, no? Ang 78 anyos na si Ernesto Arellano, minsay napapagod na raw. Nakakapagod, paulit-ulit. You know. Hindi mo rin. Alam kong nakakarating talaga and can be translated into actual votes. Yeah. Pero desidido siyang isulong ang platapormang pagpaparami ng trabaho, lalo na raw sa kalagitnaan ng madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. It should be to save life, rehabilitate life, and you can do that by providing employment. But there is no employment program ng gobyerno. Nagsama-sama silang mga labor leader matapos nilang mabigo sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan ng endo. Kontra sila sa panukalang ipinasa ng Kamara na Security of Tenure Bill. Ibinabandera ng panukala na hinigpitan nila ang subcontracting pero para sa labor win, tuluyan daw nitong gagawing legal ang kontraktualisasyon. Wala pang natutugunan ang gobyerno. Katunayan, pinalalapan nila yung dating pangakong ipagbabawal. Ang ginawa, ginawang legal ang pag-iral ng third party. Kasi ang mukha naman ng contractualization ay yung pagpwesto ng mga manpower agency at saka ng service cooperative. Ideya ng labor lawyer na si Alan Montaño, bigyang pansin ang sektor ng OFW o Overseas Filipino Workers. Gusto niyang magdatag ng OFW Investment Fund na huhulugan ng mga OFW, may interes na pagkakakitaan at maaaring magastos ng gobyerno para hindi na raw tayo umutang sa ibang bansa. Papayag ba naman ang mga OFW na babawasan ang ipapadala nila sa kanilang pamilya? In less than 10 years, hindi na kailangan pang forever mamuti ang buhok ng ating OFWs doon. At their option, pwedeng bumalik na sila dito sa bansa and join their families. Higit kumulang 50 milyon ang miyembro ng labor force, pero nasa 1 milyon lang ang organisado. Sila ay nangangarap sa tinatawag na labor vote, pero hindi pa kailanman ito umubra. Suntok sa buwan ng eleksyong ito para sa mga kandidato. Pero lahat sila ay sasang-ayon. Manalo man o matalo, hindi matutumbasan ang pagkakataong naibigay sa kanila ng kampanya para mabigyan ng boses ang bawat manggagawa. Lian Buan, Rappler, Cavite.